Meron ba kayong kalaman sa makabagong agrikultura? Kung gusto nyong matuto at madagdagan ang inyong kalaman, ano pang hinihintay nyo? Tayo na, makinig at manood sa ating kaugnay, Teleradyo Magazine, ang programang maghahatid ng iba't ibang paraan ng pagtatanim. Inihahatid ng Agricultural Training Institute, Region 5, kasama si Casirlo Nuiles tuwing Sabado, alas 9:30 ng umaga, dito sa PBN, TV5 at DCOKFM, ating kaugnay, Teleradyo Magazine. Rosmaray na aga, Bicolandia. Good morning sa ating mga enrollees. Dito pa rin po sa ating kaugnay, School on the Air on Vegetable Production, Casirlo Nuiles. Ang sa inyong lingkod. Siyempre, kasama pa rin po natin ang ating partner, si Sir Mike. Sir Lou, maray na aga sa gabos ng mga nag-iinanyog, as in sa mga satuyang student farmer, mga enrollees, sa satuyang ating kaugnay. Yan sa limang munisipyo, no? Sa ating 500 na enrollees, mga parauma. Sa mga munisipyo, Mike, nga niyan, aside from Naga, so, yaon digdi sir, kaiba ng tapirmi ang Naga City, ang Iriga City, ang Pili, Bula, asin ang Kanakman. Okay, ini po mga tugang ang second edition ng satuyang Teleradyo Magazine program handog sa endo ng Agricultural Training Institute na yan po dyan sa may Diversion Road sa Lagustin, Pili, Camarillo. Ngunit na daw, Mike, ay pigihiling-hiling kong listahan natin. Ano? Baka malingawan natin ngunit na bulan na October. Sigo nga pala kita mga birthday celebrators. No? Siguro maray pang batiin natin. No? Baka mamaya ay magtampo. Tama. Yes, sir. Aside from ngunit baga, Oktoberfest. So, inaano ta ang nagsiselebrar kang sendang kumpleanyo. Bula, si Dutilios Leonora, asin sila Sprillas Maria Marleta S. Sa siyudad ng Iriga. Anong petsa na ang birthday kaya? October 15. Ngunyan okay. Na sir, naaldaw. Asin si Fajardo Ricky kang Iriga City. Ngunyan naaldaw sir ang sendang kumpleanyo. Asin ang siguro, iba ko na sir si mga iba pa. Lalong-lalo na sa mga belated. Mga belated. Yung iba ay advanced na. Sa belated sa mga taga sa mga enrollees na dyan sa Naga, si Serrano Bilen B. Kang October 10 siya nag-celebrar kang sa iyang kumpleanyo. Sa munisipyo kang Kanakman, si Murana Ernesto kang Pitcha 12 ang sa iyang kumpleanyo. Sa munisipyo kang Bula, si Bitao Babi Pitcha Jess, si Arales Nestle ang Pitcha 1 kang Oktobre, Castañeda Angeles ang Pitcha 3. Asin sa munisipyo kang Iriga, si Bibonya Joseph ang Pitcha 11, si Wilfredo Raton Pitcha 10, si Orante Mila Pitcha 7. Sa Banuaan man kang Pili, si Mr. Jesus Damot Jr. ang Pitcha 1 siya nagselebrar, si Moreno Dante Pitcha 4 nagselebrar, Paz Danilo Pitcha 5, si Mary Ann Bungol kang Pitcha 10, asin si Miss Lani Campuzano Pitcha 6 kang Oktobre ang sa inang kumpleanyo. Liwat sa mga nagselebrar kasi ng kumpleanyo, asin si mga tapos na belated happy birthday sa inyo. Okay, happy birthday po sa Indogo Boss. Bigyan natin si Bidang ng Tarong Birthday Song. Happy birthday to dear one. Happy birthday to you. Okay, so padagos pa rin po kita sa ating kaugnay. Sir Mike, tulad na napangako natin sa ating mga listeners, ano, ngunyan ay mayroon tayong bisita. No? Actually, hindi ba siyang bisita, kundi itong ating specialist. Ang saro sa ating mga subject matter specialist dito po sa ating school on the air sa vegetable production. Maray pa siguro, Mike, ipapabisto mo si Sir. Kasirlo, arog at nung pigsabi ta kang huring ano ta, kang last week, na ngunyan na si Mana, ining Sabadong ini, mapuuna ang satuyang
ang lecture na ng mga sa vegetable production. So ngunyan makakaiba nang ta sa tuyang lecture na ini na mapuon ngunyan hanggang sa mga pirang Sabado guide ni sir si ang sa tuyang speaker na ini para explicar sa tuya kang mga manungod sa vegetable production. Mapuon ini si sir na pun sa seed. Matapos mangyari gani sa seed. Seed to seed. Seed to seed. So ngunyan, kita nauugma na makaiba ang saro sa mga espesyalista pag-abot sa vegetable production, sa horticulture. Na subago kay sir na ang vegetable production pala ay under sa horticulture. So, ini yung mga kaibanan ta, sarong faculty, Associate Professor 3, kang Bicol University College of Agriculture and Forestry, BUCAF, sa Ginubatan, Albay po ini. Siya nagtapos ning sa iyang master's degree na igwang sa Agricultural Technology Education, major in Crop Production Technology. Haloy na ining ka nakakaiba nang ta Sir Lou, ining sa tuyang magiging tagapagtaram ko niyan na talagang kadtong panahon pa kang BUCAF, yao na iniyo si Sir Darius. Sa ating po mga seminars, mga training programs, ay si Sir Darius po ang ating pinakaibanan sa mga RQM programa pagdating po sa mga vegetable programs. Eh, Sir Luta, ini talaga si Sir Darius talagang kung saan suki na ini kang ATI. Siyempre, talagang nahihiling mi na kung saan talaga ang sa iyang pwedeng maitao, manungod sa production, especially sa horticulture. May agum na si Sir Darius. Namundag kang June 19, ang siguro ang taon is irrelevant na. Sige. Maarama na kaya nindo kung pirana ang edad ka niyo, kung tataw ko kung anong taon. So, secret na ininyo. So, ngunyan na ugma kita na makakaiba tayo diyo na sarong taga Kamalig, Albay, para magbahagi sa tuya. Si Sir Darius pa lang po ay sarong assessor ini sa horticulture sa NC2 sa TESDA. So, mayo ng siguro dito magparapahalo yun. Mga sa tuyang mga kaibanan, sa tuyang pagklase, mga farmer student, sa tuyang kaibanan sa ating kaugnay, sa tuyang wini-welcome ngunyan ang sa tuyang tagapagtaram, as in ma-share sa tuya tungkol sa vegetable production, si Sir Darius T. Bernardino. Maray na aga po sa sa Indugabos, sa satuyang mga amigo na hali ba sa pili ka marinisor sa ATI. Nagpapasalamat kami ni Dakula dahil tinawan nindo ng oportunidad ang sa indong lingkod na makaibahan ka mo digdi sa School on the Air, teleradyo sa programang ini. Ngunyan, ang tinaupo sa ko na subject matter na dapat kaibahan duman sa module content, iyo ang pag-uururunan tapo, iyo ang tungkol sa pig-apod na seed. Sa English, seed, buto sa Pilipino, pisog sa Bicol. Natapo ta importante na pag-adalan ta ini. Kapag nagbabanhi na po paano kita, nagpapatubo na kita kan pisog, kasabay ka ini ang pig-apod na land preparation o paghanda kan tatanuman. Ngunyan, kung di ito po ini maalagaan, ining pag pisog na gagamiton, dapat, ang tendency ka ini, may kalugihan, pwedeng malugihan sa tuyang proyekto. Kaya ang unang topic na dapat ready na siguro ang sa tuyang mga nagdadangog ta aramin na ining mga topic na ini, ining content na ini, igwa kaming mga examination na itatao po sa Indo sa mga susunod na. In fact, bago matapos ining
programa ng unya na aldaw, matao po kami nin duwa o tulong tanong or questions tanganing sisimbagon kan sa tuyang mga paradangog. So, kaya mapo na po kita ang unang ano tanong, ano ba ang kalagahan ng kilalanin natin ang buto na ating gagamitin? Sinabi ko na kasubago na ang kahulugan kan pisog, buto or sa Pilipino. Pero sa mga pag-aadal po, sa sintipong pag-aadal, igwang pig-aapod na botany. By definition, ang botany, study of plants. Ngunyan, sa scientificong pag-aadal sa botany, ang seed, iyan ang talagang tunay na pisog. Ngunyan, sa pag-aadal sa horticulture, as in sa agronomy, igwang mga pig-aapod na definition siya. Iribita po ano? Sa botany, ang pisog or seed, iyan ang totoo o tunay na buto o pisog. Sa agronomy, as in sa horticulture, ang pisog o buto, bahagi ito ng halaman, kahit anong bahagi ng halaman, pwedeng yung buto mismo, yung baging niya, yung ugat niya, kahit anong bahagi ng tanim, pagka ang purpose o layunin ay itanim siya, yun po sa agronomy at saka sa horticulture, yun ang buto. Kaya ang pag-aaral ng botany at agronomy o horticulture ay mayroong pagkakaiba. Sumasaklaw ang definition ng buto sa botany, yung pangkalahatang definition niya, yung buto, yung tunay na buto na ito ay ang itatanim natin. Ngayon, sa agronomy, sabi natin, yun nga yung kahit anong bahagi ng tanim, basta siya ay gagamiting pang tanim, yun ang buto. Ngayon, bakit mahalaga? Pangalawang tanong, bakit mahalaga na alamin natin ang buto, kilalanin natin ang buto na ating itatanim? Unang-una po, dapat alam natin yung buto na gagamitin natin sapagkat kung hindi, nawawala tayo. Kapag ka alam natin yung klase ng buto, natatantiya natin ang dami ng butong gagamitin ayon sa laki o lawak ng lupaing tataniman. So yan. Ngayon, mayroong, although itong talakayan natin, backyard gardening tayo, backyard vegetable production. Pero kailangan din na alam natin yung lawak ng tataniman natin at saka anong uri at gaano karami ang buto ang ating gagamitin. Yung pangalawa, kung bakit dapat nating alamin yung tungkol sa buto, kung kulang ang pantanim na buto, kanina nabanggit ko na patungo yan sa pagkalugi sapagkat kapag ka kulang yung buto na tumubo, uulitin ang paghahanda ng lupa sapagkat kaalinsabay po ng pagkilala ng mataas na uri ng buto na gagamitin ay yung paghahanda po ng lupa. Ngayon, pagka oras na nang itatanim yung ano, yung gulay, yung seedling niya, kulang sa makatwid, uulitin ang proseso sa paghahanda ng lupa at uulitin din yung gastos. Pangalawa po, gagastos na uli doon sa paghanap o pagbili ng buto. Kaya, uulit-ulitin yon. Yung pangatlo, malamang, kapag tinaniman yung natirang lupa, tataniman nung pahabol na buto, mahuhuli na siya. Ngayon, in general, sa pangkalahatan po, kapag ka nahuhuli, may nahuhuling bahagi ng itinatanim, nandoon na po, sinasalakay yun ng mga peste, yung mga sakit, nandoon na. Kaya isa yan sa problema kapag ka hindi sabay-sabay na itanim o nataniman ng mga gulay, yung lawak o yung lupa na tataniman ng gulay. Kaya maaring, sabi ko kanina, maaring patungo ito o ang magsasaka ay maaring malugi kung ganun ang palagi ang mangyayari sa ating mga magsasaka.
Ngayon, ano pa ang dapat alamin natin sa tungkol sa buto? Mayroong tinatawag na, by definition, yung tinatawag na seed morphology. Ang morphology, by definition, yan ang siyentipikong pag-aaral sa forma o struktura ng buto at ang kanyang mga katangian. Ano-ano ang mga katangian ng buto na dapat nating malaman? Ngayon, kapag ka kasi tumubo na yung buto, kasi mayroong mga binhi ng gulay na direkta po nating itinatanim. Kapag ka direkta nating itinatanim, makikipaghabulan yun, makikipag-agawan yun doon sa mga buto rin ng damo. Kaya kung minsan, kapag ka hindi maganda ang tubo ng gulay o buto ng gulay na ating itatanim, nauunahan pa siya ng damo. Ngayon, kapag ka tumubo na siya, yun, mayroon na siyang dahon, tuloy-tuloy yun hanggang sa magkaroon na siya ng totoong dahon na siya nang nagbibigay ng pagkain sa ating tanim. Ngayon, mayroong mga buto, sabi nga natin, yung totoong buto na yun ang seed. Ngayon, may halimbawa tayo rito. Halimbawa, yung mga sitaw, yung itinatanim natin yan, direkta yan, totoong buto yan. Tinatanim natin yan. Pero yung talong, buto rin siya, pero nilalagay, pinatutubo muna siya tentatively doon sa tinatawag na seedbed. Yun ang tatalakay natin sa susunod. Ngayon, ipinakikilala lang natin pag sinabing, alamin natin, ano ba ang katangian itong buto na ito? Kailangan ba siyang direktang itanim or kailangan pa siyang ibinhi muna bago ilipat tanim? Ngayon, kilalanin natin, ano ba ang mga gulay, mga pantanim na gulay na direkta sa tunay na buto ayon sa ano? Kaya ang halimbawa natin dito, yung sitaw. Ngayon, may mga halimbawa tayo ng siguro nabanggit na sa inyo ng ating kaibigang si Sirlo ang mga gulay na pwedeng patubuin sa inyong mga bakuran. Halimbawa, yung mga gulay na dapat ibibinhi muna siya bago ilipatanim. Halimbawa, yung talong. Yun, ibibinhi yun. Yung sigarilyas, direkta yun, itatanim. Sitaw, ganun din po. Yung bataw, parang bahay kubo ito. Patula, upo, kalabasa, mga direkta yan na itinatanim. Pero yung talong, kamatis, ganun, dapat ibibinhi muna siya sapagkat maliliit siya, ang buto niya ang liliit. Kapag ka dinirekta yun na itanim doon sa halamanan, makikipag-agawan doon siya sa pagtubo ng mga buto ng damo, malamang baka kainin siya ng langgam, ay hindi na yun matutuloy. Wala na, hindi na siya tutubo. Ngayon, ano ang mga halimbawa rin ng mga gulay na yung itatanim natin kahit hindi buto ang tawag pang tanim din? Halimbawa, yung kamote. Yung talbos ng kamote ay gulay yan. Yan ang pinakamurang gulay, subalit mataas ang nutritional value niya, mataas ang vitamin A niya in the form of carotene, kamote. Yung tinatanim niyan, yung baging lang. Yun namang kamoting kahoy, balinghoy ang tawag, kasaba, yung dahon niyan, mataas ang protina niyan. Ayon sa pananaliksik, mataas ang protina ng talbos ng kamoting kahoy, 14%. Yung tinatanim niyan, yung katawan niya mismo. Pagka tumubo siya, yung dahon ginagawang gulay. Yung alugbati, ganun din, parang kamote. Yung baging niya, itanim mo, okay na siya. Ang murang-mura rin, yung gabi, di ba? Yung gabi, tatanim mo, kukunin mo lang yung parang suwin niyan, then ililipat mo, yun na yun. Malunggay. Yan ang maliban sa pagiging mataas ang level ng nutrient niya, marami pa siyang medicinal value. In fact, ang malunggay ay gamot sa nakagat ng ahas. Yung ugat niya, kunin mo siya, itapal mo doon sa nakagat ugat, ng ahas. Sir, ugat. Yung ugat niya mismo. Okay, so maliban sa pagiging gulay, gamot pa siya. Kontra, pangontra sa nakagat ng ahas. Okay, Sir Darius. At panghuli, sir. Sige. At ang panghuli, yung ginugulay natin, hindi natin alam, kawayan.
Uh-huh. Yung kawayan, yung labong. Bagong tubo, yung tinatawag na labong. Hmm. Oy, okay, yun ang mga kinakain natin. Sir, okay. Ano po yun? So, maganda pang paliwanag mo kanina, no? Na medyo naliwanagan. Kanina nga medyo naliwanagan din ako. Nasabi mo nga yung true seed, yung tunay na buto. Opo. At saka yung tinatawag natin na... Mga bahagi ng katawan lang. Bahagi ng katawan. So, dalawang klase yan. May botanical term. Opo, opo. Saka yung horticultural term. Agronomical, ano. Kaya kanina, sir, Lon, dinadahan-dahan ko. Opo. Kasi pag binilisan ko yon sa botany, yung seed ay yung true seed. Baka, baka ma-misinterpret yung true seed. Na, mas maganda nga po yun na... True seed. Na maliniwalagan nila. Okay. Okay. Padagos pa rin po kita, no? Magkakagwalang kita ng sarong pagirumdum. Meron ba kayong kaalaman sa makabagong agrikultura? Kung gusto nyong matuto at madagdagan ang inyong kaalaman, ano pang hinihintay nyo? Tayo na, makinig at manood sa ating kaugnay, Teleradyo Magazine, ang programang maghahatid ng iba't ibang paraan ng pagtatanim. Inihahatid ng Agricultural Training Institute, Region 5, kasama si Casirlo Nuiles, tuwing Sabado, alas 9:30 ng umaga, dito sa PBN, TV5 at DCOKFM, ating kaugnay, Teleradyo Magazine. Lalakas at sisigla, utis mo ay gaganda, makakatipid ka pa. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay at ikaw ay sisigla. Magtanim ng gulay nang laging sagana. Magtanim ng gulay dahil buhay mo ay mahalaga. I'd like to ask you, ano ang pwede nating gawin sa Bicol within the parameters of the vision of the President of the Republic of the Philippines right now? So please bear with me, allow me to present to you yung ating bagong pananaw sa agrikultura, no? Ang ating pong mission is available and affordable food. You know, wala pa akong narinig na presidente in recent memory, correct me if I'm wrong, Congressman Lagman, but I have not heard a president in recent memory who really gave emphasis to food production, availability, and affordability of food as one of his major campaign promises. But this president did in the last campaign. Sabi niya, it is my moral obligation to provide available and affordable food for my people. Ang astig na Pinoy, malakas, malusog, malinaw ang mata, matalas ang isip, matibay ang puso, malakas na pangangatawan, laging palaban. Ang astig na Pinoy, kumakain ng gulay. Meron ba kayong kaalaman sa makabagong agrikultura? Kung gusto nyong matuto at madagdagan ang inyong kaalaman, ano pang hinihintay nyo? Tayo na, makinig at manood sa ating kaugnay, Teleradyo Magazine, ang programang maghahatid ng iba't ibang paraan ng pagtatanim. Inihahatid ng Agricultural Training Institute, Region 5, kasama si Casirlo Nuiles, tuwing Sabado, alas 9:30 ng umaga, dito sa PBN, TV5 at DCOKFM, ating kaugnay, Teleradyo Magazine. Okay, padagos pa rin po kita sa ating kaugnay at medyo maganda na po, no? Gumaganda ang ating discussion ni Sir Darius. Ano, at at least na explain din niya yung pagkakaiba ng true seed at yung mga may parting bagging pala. Apo, apo. True seed sira, true seed. Totoong, totoong but, yung buto mismo lang. Kasi napansin ko rin na yung mga dalakulang to lang o dalakulang piso direkta yun. Pwede itong i-direct seeding na. No? Samantala ko, ikumpara mga duman sa mga sadit na piso, ito yung pinapatambog muna sa patambuan. Ililiban. Pwede rin nga gumamit ng seedling tray, no? Ayan. Doon padakulaan muna, tapos after how many days ay mailipatanin na o maitransplant. Hmm. Okay po, Sir Darius. Okay. Padagos po kita. Ngayon, kung napag-usapan natin, yung mga nabanggit po natin kanina, yung huling nabanggit natin, yun ang mga bahagi ng tanim na
pwedeng kumuha doon sa pinakananay na tanim, ng bahagi ng tanim niya, ng mga sanga niya, at pwedeng itanim yung baging, etc. Ngayon, hindi po natin ipagkakamali na yung malunggay, namumunga rin yan. Mung nabanggit natin, yung kanina, except yung kamote, mga baging talaga yan, kamoting kahoy, katawan yung tinatanim niya. Karagdagan pa dyan yung alugbate, yung baging, namumunga rin yan, may buto rin po yan. Kumakalat lang yung buto niya pagkatapos, pag tumubo, yun, tanim na. Kasi by definition, sa horticultural definition, any part. Kaya yung galing sa bunga rin, both galing sa bunga, pero yung botany, definition sa botany, yun talaga, limited doon sa ano. Ngayon po, pagpapatuloy natin yung ating talakayan. Ang buto o bunga ng gulay na galing sa hybrid, siguro itong term na ito ay madalas nang naririnig at ginagamit na ng ating mga magsasaka. Ipaliliwanag lang natin, anong pagkakaiba ng hybrid at saka tinatawag na OPB o Open Pollinated Variety. Ang buto o bunga ng gulay na galing sa hybrid ay hindi na dapat itanim sa susunod na taniman. Halimbawa, yung hybrid na mga sitaw, kukuha ka pa doon ng pangtanim sa itinanim mo. Ang tawag dyan, yung mga nabibili sa tindahan, yung hybrid, yung tinatawag na F1. Ang ibig sabihin, first filial generation. Hindi na po siya dapat itanim na muli sapagkat mayroong silang tinatawag na genetic degeneration. Ang ibig sabihin kasi sa hybrid, mayroong siyentipikong interference dyan, yung siyentista. Kinukuha yung mga characteristics ng nanay at tatay nung tanim. Pagkatapos, halimbawa, yung mga characteristics na mataas ang ani, matibay sa peste at sakit, masarap ang lasa at iba pa, yun ang tinitipon ngayon at dinadala doon sa ano sa first filial generation. Ngayon, kapag tuloy-tuloy po natin yan itatanim, bumababa po ang ani sa susunod na taniman pag itinanim yung tinatawag na F2. So, ibig pala sabihin, Sir Darius, pwede siyang itanom. Pero maluya ang ani. Pero yan lang, ang kaanuhan kay yan, dahil siya mataunan ng parehas na siguro si size kang ano, kang bunga, bako na siyang parehas ka dong first na ano, na pag... Opa. Yung, ang ibig sabihin, yung second generation, wag na natin gamitin yon. Ito ang kadalas makita natin dyan, yung mga mais, sabihin natin yung sweet corn. Nasubukan na po yung magtanim ng hybrid sweet corn. Pagka itinanim niyo ulit yung buto niya, yung F2, ang tendency niyan, magiging irregular yung height niya. Mayroong mataas, mayroong mababa, mayroong nahuhuli. Hindi sabay-sabay na mamumulaklak at kung ano pang mga katangian. Yun nga ni sir na ano ba yung corn baga na sabi mong na hybrid. Duwang bunga lang kayo dyan na nakukuha sir eh. Para mahiling mo na talagang hybrid. After na itong mga masunod na bunga na... Actually, hindi na nga natin inirekomenda yung tinatawag na second filial generation, yung bunga nung galing sa F1, sapagkat in general, bumababa ang ani ng 25 to 30%. Ang ibig sabihin, kung tonnage o tunilada, maramihan ang production, ang product na makukuha mo sa isang ektaryang gulayan, dakula ang mababawa sa imo. Kaya, yun po, hindi na natin, dapat maingat yung mga magsasaka natin tungkol sa pagkuha nang itatanim nilang buto. Kasi baka makita natin, ang gaganda nung buto na galing sa F1, yung pala hindi na siya pwedeng itanim kahit maganda sapagkat ang tendency ay bababa ang ani natin ng 25 to 30%. Subok na po yan. Mayroon lang mga pag-aaral na ginagawa, mga thesis ng mga estudyante na patunayan na yan na talagang mas mababa ang ani ng galing sa F2 o second filial generation kaysa yung F1. Yung first filial generation. Ang pagkakaiba nga lang po, bibilhin mo yung F1, mahal. Diba? Halimbawa, yung isang kilo ng ano, ng OPB, siguro mga 300 lang, sa hybrid, 1,000 plus. Kilo. Kasi, kunwari sitaw, bibili ka ng kalahating kilo, 500, depende sa tindahan yan, 500 pataas. Kaya,
more than doubled ang presyo, ng mas mataas ang presyo ng F1 kaysa yung mga ano sa open pollinated. Okay? Pagpapatuloy pa rin na po natin. Ngayon ang susunod na tanong. Ano ang mga uri ng buto na dapat nating gamitin? Yeah. Okay. Hybrid or open pollinated? Pero bago 'yan, linawin muna natin. Ano ba yung tinatawag na open pollinated na ano mga gulay, yung buto ng mga gulay? 'Yun ang natural. Walang interference. Kasi ito po na pag-produce ng sa hybrid, highly controlled po 'yan. Kaya po mahal sapagkat binabayaran laboratory. Sa laboratorio yung tinatawag na plant breeder. Ang dami po ang mga ginagawa sa laboratorio, etc. And tinatime po yung kailan mamumulaklak itong mother plant. Ngayon dapat ano, sabay yun. Maraming dapat gagawin doon sa hybrid. Pero hindi naman po yan ang pinakapakay natin sa ating talakayan sapagkat ang atin ay teknolohiya. Pipili lang po na tayo kung alin ang magandang uri ng buto. Ngayon, sabi natin, siguro dito, hindi ko lang alam kung ang mga itatanim ninyong gulay, pero nasa sa inyo na po yan, mamimili kayo. Sapagkat in general, kung gagamit po tayo ng hybrid, yung F1, talagang bibigyan ka ng mas mataas na ani. Yung isa sa pinaka-characteristic niya, mataas ang ani niya. Kadaklan sa mga F1 sir na seed o hybrid ay itong mga commercial, di ba? Oo, itong commercial. Itong kalabasa may lumalabas. Nababakal dyan sa mga tindahan. Dito sa Naga City, maraming outlets dito. Nandito yung Mansing Enterprises siguro, meron dito. Siya ang leader sa mga supplies ng seeds. Mga seeds sa Bicol region. Maraming seeds dyan. Ngayon, kinakailangan na kung yung gagamitin natin tayo sa farmers level, technology level, magpapatubo tayo ng, kukulekta tayo ng buto galing doon sa OPB. Kasi yung open pollinated, yun ang natural, yung hindi, ano, yung galing sa ordinaryong tanim na hindi dumaan sa laboratorio para pakialaman ng siyentista yung mga characteristics niya. Ang ibig sabihin, halimbawa, pero mas maganda, tutok tayo sa mais. Kasi ang mais vegetable din yan. Depende sa gamit. Tutukan natin yung mais. Itanim mo yung isang klase ng mais, hybrid. Pero, ano, yung dilaw, yung buto. Sweet corn. Tabihan mo ng yellow. Nagko-crossbreed yan. Kumbaga, nagliligawan din yan kasi pinakapil yung tanim, yung mais. Kahit isang kilometro at kalahati sa pamamagitan ng hangin ay pwede niyang mapollinate yung isang klase ng hangin or mga agents of pollination, ibon, hangin, tubig, etc. Kaya kapag ka OPB ang ating gagamitin, dapat maingat din po tayo sa selection and mas maganda po na sa seed production mayroon tayong proyekto na hiwalay sa karamihang mga nagtatanim ng ano ng mga gulay na open pollinated para hindi siya ma-pollinate. Ang ano ang maganda. Sa pagpili ng buto sa open pollinated, kinakailangang malinis ito at walang halo. Ayan, kung tayo ang magpo-produce. Kung hindi, bibili na lang tayo sa tindahan na kinakailangan ng butong ito ay galing sa kinikilala, well-known, reliable ang seed na nandoon sa kanya. Kaya ang problema ng mga magsasaka natin, kapag ka bumili tayo ng buto, tanim natin agad. Ang baba ng germination, lugi tayo riyan. Yun ang tatalakayan natin sa susunod. Ano bang porsyento ng germination yan na dapat itanim? Yan ang sa susunod dapat, Sir Darius, matesting mo muna. Opo. Para di ka mapasubo ng pagtanim sa malaking area, i-pre-germinate mo muna. Opo. Kaya dapat, isa pangatlo nga na sa babanggitin natin, dapat mataas ang porsyento ng tumutubo. In general, yun, babanggitin natin yan sa susunod. Basta ngayon, pagkilala lang doon sa hybrid at sa ka-open pollinated, sa kayong papyaw na anong gagawin natin tungkol dyan. And of course, yung mga mamimili, marunong eh.
Kapag masarap ang lasa ng gulay na ibibenta mo, pati kulay, hinahabol eh. Halimbawa, dito sa Bicol region, yung busitaw hindi gaanong mabenta rito. Albay lang. Hindi gaanong mabenta. Ang gusto rito, yung mga... Mahaba. May mga hinahanap silang variety. Kasi doon sa amin sa Albay, nitong linggo lang, nag-harvest yung magsasaka namin, apat na bayong. Ang kulay ba naman ng sitaw? Violet. Hindi binibili kasi yan daw, pang palamuti lang. Pero pagka purong violet na sitaw, ang sabaw niya iba, maitim-itim, kaya hindi gaano magandang tingnan. Mga halipot yan, sir, ano? Mga busitaw. Haralaba yan, yung busitaw. Ngayon, kasi yung maikli, ang tawag doon, ano, mga, yung mga balatong ng apod ka yan, iba man ito. Dito sa ano, ang sitaw na binabanggit natin, yung mga gumagapang, yung mahaba yung bunga. Kaya kailangan din po na sa pagpili ng ano, ng mga uri ng gulay, yung itatanim natin, kayo po ang ano, kayo po ang magdidesisyon dyan kung ano. Kasi backyard eh. Most of all, more often siguro ang gagamitin niyo, i-harvest niyo yung ano, yung gulay ninyo, yun din, iluluto ninyo. Kailangan masarap, okay ang lasa. Tanggap ng mga members of the family. And kung ibebenta man ito, kinakailangan mabilis itong ibenta. Kahit sa repolyo, mayroon tayong mga varieties ng repolyo na pagkagaling dito sa probinsya, medyo ang kulay. Kasi unang-una yung variety iba. And mayroon ding contribution dyan yung elevation ng galing sa Baguio. Sapagkat doon ay mas malamig. Mayroong it's a factor that contribute doon sa mas lasa. Green siya, ano, sir? Mas lasa, green. Sa lasa ng repolyo. Yung mga halimbawa natin. So yan ang mga dapat tandaan sa pagpili natin ng mga ano. Yung pagkakaiba ng open pollinated. Kaya kung gagamit po tayo ng hybrid, yun, palagi tayong bibili. Huwag na po natin gamitin yung buto na galing doon sa F1. Sapagkat hindi yun ano. Nire-recommend na sapagkat bababa at bababa ang animo, etc. Mahina, irregular ang growth. Ayan. So, yan lang ano. Okay, ngayon, padagos pa rin po tayo mga tugang. Ating pong medyo gumaganda na naman ang ating discussion ni Sir Darius. Magkakagwalan po kita ng sarong pag-ilamdong. Meron ba kayong kaalaman sa makabagong agrikultura? Kung gusto niyong matuto at madagdagan ang inyong kaalaman, ano pang hinihintay niyo? Tayo na, makinig at manood sa ating kaugnay, Teleradyo Magazine, ang programang maghahatid ng iba't ibang paraan ng pagtatanim. Inihahatid ng Agricultural Training Institute Region 5 kasama si Casirlo Nuiles tuwing Sabado alas 9:30 ng umaga dito sa PBN, TV5 at DCOKFM, ating kaugnay, Teleradyo Magazine. Lalakas at sisigla, putis mo ay gaganda, makakatipid ka pa. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay, katawan ay gaganda. Kumain ng gulay at ikaw ay sisigla. Magtanim ng gulay nang laging sagana. Magtanim ng gulay dahil buhay mo ay mahalaga. Ang astig na Pinoy, malakas, malusog, malinaw ang mata, matalas ang isip, matibay ang puso, malakas na pangangatawan, laging palaban. Ang astig na Pinoy, kumakain ng gulay. Meron ba kayong kaalaman sa makabagong agrikultura? Kung gusto nyong matuto at madagdagan ang inyong kaalaman, ano pang hinihintay nyo? Tayo na, makinig at manood sa ating kaugnay, Teleradyo Magazine, ang programang maghahatid ng iba't ibang paraan ng pagtatanim. Inihahatid ng Agricultural Training Institute Region 5 kasama si Casirlo Nuiles tuwing Sabado alas 9:30 ng umaga dito sa PBN, TV5 at DCOKFM, ating kaugnay, Teleradyo Magazine. Okay, padagos pa rin po kita sa ating kaugnay. Kaibalan pa rin po natin si Professor Darius Bernardino, sir.
Patuloy po tayo sa Indong. Okay, baka ano, baka... Pero hindi naman tulog pang... Hindi natulog ang ating mga magsasaka kasi 10 o'clock na. Oo, umaga. Maliliks yan. Ngayon, sana po, nagre-record din kayo ng mga tinatalakay natin dito. Although, parang bibigyan po kayo ng handout ng ating host na, yung ATI, bibigyan kayo ng handout. Kaya, may problema sa ito, nag-take note lang yung mga yan. May ballpen at... Pero mas maganda po mag-take note kayo kasi notebook. May mga examination tayo dyan na ibibigay. Hindi ito ordinaryong exam sa mga eskwelahan na pagkatapos ng lecture, magbibigay ng long test or midterm. Ito hindi. Bibigyan kayo ng regalo ng ating mga taga-ATI tungkol dyan. Ngayon, pagpapatuloy po natin. Tatalakayin natin ang isang topic na tungkol sa paghahanda ng lupa. Kanina nagtatanong si Sirlo, alin ang mauuna, land preparation or yung sa seed muna? Sabi ko sa bayan, kaya lang, talakayin muna natin yung buto. Sapagkat very important na pagka hindi tayo naging successful sa pagpili ng buto, although mayroon pang specific na topic dyan sa germination, yun sabi ko tatalakayin simultaneously, ito na munang paghahanda ng lupa. Okay. Bakit dapat ang lupa ay ihanda ng mabuti? Ano ang kahalagahan nito? Ngayon, mayroong mga definition yung ating mga scientists tungkol dyan. Mayroong mga tinatawag na zero tillage, minimum tillage, saka yung clean culture na tinatawag. Pero kailangan din na galawin natin yung lupa sa land preparation, unang-una. Pagka ginalaw natin yung lupa sa land preparation, nasisira na yung mga damo. Sapagkat by definition, ang damo, unwanted siya. Bakit? Sapagkat kaaway niya yung tanim na itatanim natin. Kukonsumo siya ng tubig, espasyo, etc. Kaya dapat sirain natin yung damo. So yan ang isang layunin kung bakit dapat nating ihanda ang lupa. Pangalawa, pag inihanda natin ang lupa, napipino yung particle niya. Kapag kapino, nagiging fine, buhaghag. Nagiging buhaghag siya. Madali ngayon siyang ma-penetrate ng ugat ng kung tumutubo na yung buto ng gulay na itatanim natin. Ngayon, kinakailangan din siya na ma-cultivate sa pamamagitan ng ito sa land preparation sapagkat nangangailangan din po ng hangin. Hindi lang yung dito sa ibabaw, kailangan din ng tinatawag na soil air. Ang soil air, yung hangin papasok sa ilalim ng lupa kung buhaghag siya. Ngayon, nakakapagpabilis siya sa pagtubo, pag-develop ng mga ugat ng tanim pagka siya ay buhaghag. Kaya ang epekto niyan, madaling tumubo ang ating buto na itatanim. Can you imagine, yung buto ng talong na napakaliit, huhukay ka ng konti sa isang damuhan, tatanim mo siya. Anong mangyayari niyan? Ay mauunahan siya ng mga damo na nandoon sa paligid niya because it takes 7 to 10 days bago lumitaw yung ano. Kaya kinakailangan po, in general, ihanda natin ang lupa, ihanda natin ang mabuti, pinuhin natin siya, sirain yung mga damo na nandoon para magkaroon ng aeration, mabuhaghag ang lupa para maganda ang tubo ng ano. Ito. Ngayon, dito magbibigay tayo ng exam o baka bumili na lang ng mga tools kasi tools ang kailangan diyan eh. Ano ang mga kagamitan sa paghahanda ng lupa? Kasi kung gagamitin natin yung 10 daliri, makakatapos tayo niyan kahit backyard lang yung ating gulayan. Mapupudpud yung mga daliri natin, yung mga ganun. Ngayon, mayroong mga tinatawag na farm tools, yung basic farm tools in general. In general sa farm, mayroong mga cutting tools, digging tools, cultivating tools, transplanting tools. Pero sa atin, hindi pa gaano mechanized tayo, manual ang planting natin. Gumagamit din tayo ng carpentry tools. Bakit? Yung martilyo, kinakailangan din yan na gamitin natin sa paglalagyan natin ng bakod yung ating gulayan. Indirectly, yung martilyo ay nagagamit natin sa ating gulayan sapagkat gagamitin natin siya kapag ka
babakuran natin yung ating gulayan. Merong mga tinatawag na harvest and post-harvest tools. Ano mga sample yun, sir? Mga pangsungkit. Mga pangsungkit ng ano, pag-harvest na yung prutas. Gunting. Pruning shear. Gunting, yung para dyan. Mayroong mga gunting na. Kasi pag hinila mo lang yung bunga, nasasabay, napuputol yung mga ganon. Kailangan pa natin yung ano, measuring tools. Saan gagamitin yung metro? Eh, para makita natin kung gaano baka layo yung agwat ng bawat isang puno. Kasi yung bahay kubong vegetables natin, mang iba-ibang vegetables, mang iba-iba yung distance of planting niya. Pagka siniksik mo siya, mag-aagawan ng espasyo, hindi rin maganda. Apektado rin. Ang halimbawa dyan, hindi ito vegetable, pero vegetable din siya kasi yung ubod niya, yung nyug. Ang nyug, pag nag-overlap yung dahon, hindi ka makaka-harvest ng bunga. Ma-harvest mo, ting-ting. Kasi pag nag-overlap siya, yung dahon niya, ang ibig sabihin, siksik yung tanim, nagpang-abot yan, ihina yung photosynthetic activity ng tanim. Ganun din sa ibang sa mga gulay. Ngayon, ano ba sir yung new gulay? Oo, gulay yan sapagkat ang tawag diyan coco cabbage yung ubod niya. O gulay din siya. Pag din mga lumpia ginagamit. Lumpiang sariwa. Bakit halimbawa natin yung nyog? Kasi madali nating matandaan kasi ang Bicol region, itong Camarinesor, maraming nyog. Subukan mong itanim yung ano, yung nagbabagong, yung mga sitaw, pag siksika, nag-overlap, bigyan ka niya ng daming baging pero walang bunga. Ibig sabihin, kailangan natin yung measuring tool, yung meter stick, para alam natin gaano ba kalayo isang metro, kalating metro, etc. Ganun po yun. Ngayon, sa land preparation, pero hindi naman ito ninyong gagamitin sapagkat ano, backyard lang siya. Sa ano, sa farm mechanization, mayroong mga araro na yung tractor, mayroong mga implements yan. Yung tractor may implement na. Yung dinidikit doon sa likod niya, may araro siya, may suyod pa rin siya, ang tawag haro. So sa mechanize siya, magmaramihan yan. Pero dito sa atin, ang mga simpleng gagamitin natin sa gulayan, sa backyard, yung mga farm tools, unang-una dapat mayroon tayong gulok. Anong gulok, sir? Sundang. Sundang. Ah, sundang. Matalim na gulok. Parang itak. Pangtantad ng karne, kung bibili kayo ng karne. Pero dito, yung mga tumutubo kasi na mga plants of no economic importance, gagamitin yung pangputol. Para kung hindi natin puputulin yung hindi mahalagang ano, tumutubo roon, ay magbibigay yun ng shade. Ay, hindi magkakaroon ng photosynthesis yun. Kaya yun, kailangan yun sa land preparation. Yung trowel actually, maliit na pala. Ang konya, pang ano. Sa, ginagamit yan sa weeding, sa pagtanggal ng mga damo. Ang common pa rin po, yung asarol. Asada. Ginagamit asada sa cultivation. Kalaykay sa paggawa ng seedbed. Kagkag. Kalaykay. Pala sa paggawa ng kanal. Tatalakayin natin yan sa seed production. Kasi kinakailangan gumamit ng kalaykay paggawa ng kanal. Mayroong mga purposes yan. So, nabanggit natin kanina, yung martilyo pwede. Lubid. Hindi gaanong kalakihan. Maliit lang kasi ginagamit pang linya. Pang linya, pang tulos, ganoon. Sapagkat siguro nabanggit na sa inyo ni Sirlo na ang gagawin po ninyong gulayan sa likod ng bahay ninyo, contest ito. Hindi lang ito ordinaryong ano. Meron na tayong binigay kay Sirlo na mechanics kung paano i-evaluate. Mga tanong lang, i-check kung mayroon kayong, kung in-adapt ba ninyo yun sa pagtatanim nyo na ano. And of course, iba pang gagamitin natin sa ating gulayan, papel. Binigyan na siguro kayo ng ano, lapis notebook, o ballpen. Notebook sa ballpen. Notebook, sir. Kalendaryo. Kailangan po yan, yung kalendaryo. Ay, sarong linda, sir. Iguan naman. Iguan naman, sindang. Then, ay, pero maghagad ka mo sa ATA. Ito, December na. Sa pang 2017, kalendaryo kailangan. Bakit kalendaryo? Isipin natin, mayroong tinatawag na planting calendar. Dapat alam natin yung tungkol sa planting calendar. Pero parang hindi na epektibo yung planting calendar natin. Pinababago na nga ni President Digong yun. Kasi
1930s pa yung planting calendar natin. Parang hindi na akma na magtatanim tayo ng mais first day of May. Eh, hindi, kasi tuyong-tuyo pa. Wala pang ulan. May mga off-season na pati mo yan, Sir Nano. Eh. Ay, wala naman tayong irrigation sa mga uplands natin. Kaya, yun, kinakailangan kalendaryo, calculator. Ako, isa sa pinakamahinang estudyante sa mathematics, bakit natin i-compute yan, gagamitin yung calculator, para makita natin, ilang araw na baga pakatanim, kailan ba mag-harvest? Magkano ba yung ano, ginastos mo doon? Kasi titingnan natin yung record, yung kastusin, yung ginastos po ninyo sa inyong gulayan. Kaya in general, magkakaroon po kayo ng farm record keeping. Farm record keeping sapagkat titingnan natin yung ano. Okay, yung tungkol sa farm record 'yon. Ngayon, ang farm record ay kailangan para may panuto tayo o guide o huwaran bilang magsasaka kung ano ang ating gagawin, magkano ang gagastusin o ginastos, kailan ito ginawa o ginastos, dapat naka-record sapagkat hindi natin maalala yan kung sa loob ng 3-4 na buwan, hindi tayo magre-record. Magkano ang ginastos? Ano ang kailangan? Paano gagawin? Mayroong mga ano. Ngayon may guide po ako na ano, tungkol sa ano, sa record. Bibigay ko po dito sa ating mga taga ano, ATI. Ang unang column tinawag natin na puro lang yang question mark. Ano ang aktibidad? First column. Activity. Kailan gagawin? Petsa 'yon. Ano ang gagamitin? Tool 'yon na gagamitin. Magkano ang gastusin? Sa gastusin po, pwedeng bumili kayo ng input. Seed. Pagka ginawa yun, yung buto, bibilihin input yun, may gastos doon. Kung hindi sa inyo ibibigay ng ATI ng libre. Libre ba? Makapangako ako dyan, ako ang sinili na nga to. Ngayon, pagka pinatrabaho natin yun, may equivalent labor component yun na mayroong value rin yun. Magkano ang gastusin? Gano. Yung ano, panglimang kolom, sino ang gagawa? Siguro mga members ng ating family para matuto na sila na bata pa, marunong nang mag-produce ng vegetables. And matutuwa yung mga bata kung makapagpatubo yan ng vegetable at sigurado kakainin nila yan sapagkat yan ang produkto ng kanilang labor. Ano ang dapat magawa? Mga remark lang yan sa ika-anim na kolom. Pero most of all, ulitin po natin, what is the activity? Ano ang aktibidad? Date? Kailan ginawa? Ano ang ginamit? Ipa-past tense mo lang yan kasi yung record na yan, pakikita natin sa mga evaluators ng dito sa programa, gastusin, magkano, etc. And then, sa ibaba noong papel, mayroong summary. Kaya makikita natin, sa lawak ng lupain na mayroong kasabakyard, wala naman sigurong limit, sir, ano po? Wala. Ano ba ang minimum? What is the minimum space sa gulayan? Ah, dahil pamangkita lang, it's more on the backyard. Oh, backyard nga, siguro. Magmulang 200 square meters hanggang 500. Kung medyo malawak-lawak, 1,000. Depende na po sa mechanics ng ATI kung ano po ang proseso tungkol dyan. Okay. Okay, so yan po mga tugang, nakaabot kita hanggang sa farm record keeping. So nakapilang topics ang na-discuss din, sir. Parang tulo na yata. Sa, magpulong sa buto. Seed morphology. Seed, morphology. Seed morphology. Si kung paano ang sa paghahanda ng lupa. Paghahanda ng lupa. Gamit, mga gamit. Mga gamit. Garden tools. Ang garden tools. Okay, so medyo kinapos din po kita ng oras, kaya ngunyan po ay magkakaroon tayo ng konting quiz lang. Meron ba kayong kaalaman sa makabagong agrikultura? Kung gusto nyong matuto at madagdagan ang inyong kaalaman, ano pang hinihintay nyo? Tayo na makinig at manood sa ating kaugnay, Teleradyo Magazine, ang programang maghahatid ng iba't ibang paraan ng pagtatanim. Inihahatid ng Agricultural Training Institute Region 5 kasama si Casirlo Nuiles tuwing Sabado alas 9:30 ng umaga dito sa PBN, TV5 at DCOKFM, ating kaugnay, Teleradyo Magazine.
Okay, padagos pa rin po kita sa ating kaugnay, School on the Air, sa vegetable production. At maganda ang naging topic po natin. Ano? Medyo kinakapos lang po tayo ng oras. Kung pwede lang nga po, ituloy-tuloy natin. Kaya lang, sabi nga natin ay due to time limitation pa rin. Anyway, bago po tayo mag-suruwayan, ating pong i-ano si Sir Darius, no? Mag-prepare na po ka muna ng papel. No? Di pa yata namin na ihatid na ipadala yung inyong mga test anong tawag doon? Mike, ang answer sheet na ililibot po ni Mike, siguro ngunya na si Mana. Pwede kayong kumuha muna ng one-fourth o sarong sa papel dyan. Sa notebook. No? Diyan muna po kami magsimbag ng sa indong mga answers sa question ni Sir Darius. So, Sir Darius, pwede nyo na pong itao ang sa indong question okay. Sa ating mga enrollees. Salamat, Sir Lo. Ang unang tanong po sa minamahal nating mga magsasaka, actually hindi tanong, enumeration, magbigay ng 3 buto ng gulay na direktang itinatanim sa lupa. Yun, 3. Tatlong uri ng gulay. Uri ng gulay na direktang itinatanim sa direktang tinatanim sa lupa. Sa lupa. Yung hindi na pinatutubo sa seedbed. Okay. Ulitin ko po, magbigay ng 3 halimbawa ng buto ng gulay na direktang tinatanim sa lupa at hindi na inililipat. Okay, ano? Magbigay daw po kayo ng 3 klaseng buto na pwede i-direct seed o direktang itinatanim sa lupa. Ikalawang question po, pangalawang sir. Tanong po, similar doon sa isa, magbigay rin po ng 3 halimbawa ng buto ng gulay na kinakailangang ilipat tanim. Ayan. Ito naman, patutubuin muna. Bago ilipat. Bago ilipat sa malawakang taniman na. Okay. So, tinatawag na transplanted. Magbigay po kayo ng 3 halimbawa. Okay. Sample din daw po yung pwedeng i-transplant. No? Tatanim niyo muna yung pisog o yung buto doon sa ating seedbed o doon sa papatubuan sa patubuan, sa plastic tray at ating itatransplant. Pag 7 to 10 days. 7 to 10 days. Na-transplant. Okay. Depende sa gulay. Depende sa gulay. Kasi ang 7 to 10 days, tutubo pa lang siya. Merong mga gulay. Pero itong mga sitaw, ano, mabilis niyan. Okay. Okay, yung pangatlong tanong, baka ready na sila. Ito po ang pangatlong tanong. Bakit hindi na pwedeng itanim yung buto na itinanim po ninyo galing sa F1? Ang tawag hybrid, po doon, hybrid. Kapag ka-hybrid ang inyong gagamiting ano, buto ng gulay, bakit hindi na pwedeng itanim na muli yung buto niya, yung tinatawag na second filial generation? Yan po okay. Ang pangatlong tanong. So yung pangatlo ay, ang tanong ni Sir ay, bakit hindi na raw kailangang itanim hindi ulit na pwedeng gamitin yung mga buto na galing dun sa hybrid. Sa hybrid na seeds? Okay, so Mike, anong instruction mo sa kanila, sa ating mga listeners, so, mag-submit? Anong importante dapat maisulat sa papel? Okay, mapadara po kami ng answer sheet sa Indo na lalagyan nitong pangaran, sa Indong address, as in, iguaduman nakalag na topic. Pakilag lang po nindong unya kung anong topic para di kita mawara duman kung sa in kita dapat o sa in itong answer sheet na ito para duman. Tapos may espasyo duman para duman sa simbag na nindo. Tsaka yung petsa ng may broadcast. May petsa duman kung petsa. Anong ining nadangog nindo para ma-check ta. And then, ang baba ka dito, kay po anong pirmahan po nindo. Tapos, ikaw duman sa baba ning verified by. So, ang ma-verify po kayo itong sa indong mga technician. So, yun po yan. Tapos, kukolektahon yan duman. Ang urulan ta po ba kaniyo, dapat maitao yan ning hanggang Biyernes. Sunod na simana. Para ma-check yan, maitao mang giraray sa muya, and then maano may giraray sa sunod tang paghirilingan or pag-ere giraray kaning ating kaugnay. Okay, namit na naman po kita ng oras. Sir Darius, mapaharap na po kita sa ating mga parahinan niyo at mga pardalan kang School on the Air.
Sana po hindi tayo magsawa na tuloy-tuloy na makinig at subaybayan ang mga susunod na talakayan para makuha po natin ang komprehensibong teknolohiya sa pagtatanim ng gulay, sapagkat ang gulay ay isa sa pinakamahalagang kinakain natin araw-araw para mapanatili natin malusog ang ating pangangatawan. Maraming salamat po. Nay? Naabot na naman po kita kang oras, so kay puwanta naman ginari magpa-aram. Pero sa susunod po, si Sir Darius, mabalik pa man siya. Dakol pa siyang i-discuss. So, giraray po, liwat, salamat po sa indong gabos, sa indong pagantabay, asing pagdangog, igdi sa samuyang, sa tuyang programang ating kaugnay. Sa otro Sabado po, giraray, magirilingan kita, asin sarabay-sabay giraray kitang mag-aradal tungkol sa agrikultura, lalong-lalong na sa vegetable production. Siyempre po ang sa indong lingkod, ka Sir Lon Willis, Diyos mabalos po sa indong gabos. Happy weekend! Meron ba kayong kaalaman sa makabagong agrikultura? Kung gusto nyong matuto at madagdagan ang inyong kaalaman, ano pang hinihintay nyo? Tayo na, makinig at manood sa ating kaugnay, Teleradyo Magazine, ang programang maghahatid ng iba't ibang paraan ng pagtatanim. Inihahatid ng Agricultural Training Institute, Region 5, kasama si Sir Lon Nuiles tuwing Sabado, alas 9:30 ng umaga, dito sa PBN, TV5 at DCOKFM, ating kaugnay, Teleradyo Magazine.